ang ating guest sa mundo ng comics, a graphics design at animation scene. Noong dekada 90 pa, biruin nyo yan, naging viral ang kanyang mga animation sa panahon na hindi masyado pang sikat sa ang social media. Biruin nyo, lapan social media, no? Viral na, bangkla. Oo, diba? Ikaw na. At isa sa mga sikat niyang short animation, ang Marites. Hindi pa uso si Marites ngayon. Marites na siya noon. Magpakwento tayo ng kanyang journey mula sa comedy papunta sa gaming industry. Welcome to Happy Nai, ang animator designer Dino Ignacio. Hello, magandang hapon po. Salamat sa pag-imbita dito. Ay, kami nga po na magpapasalamat, Dino, dahil nasa Amerika po kayo. Eh, naku, madaling araw. Diyan, mabilis lang po ito. 1 o'clock na madaling araw. Ito. Okay. Paki-explain nga po yung Marites. Eh, kailan nyo po ba ito nagawa? Ngayon lang po ba o dati pa? Matagal na. So, pagkaalala ko, 2001, si Rex Navarrete, komedyante, taga San Francisco rin, nagkita kami sa isang film festival, nag-meet kami, local filmmaker din siya dati. Tapos, nag-start na siya ng comedy niya. Tapos, napag-usapan namin, ako baka maganda mag-collaborate tayo, gawa tayo ng animation. So, ang unang pumasok sa isip namin, hindi ko na maalala kung sino nag-suggest sa aming dalawa na gawin naming animation yung Marites versus Superfriends. Pero, nag-collaborate kami, siguro mga 3 months ko rin din drawing lahat yon, tapos in-animate. Tapos ni-release namin that, hindi ko maalala na exact date, pero I believe 2001 ba siya? Parang ganoon. Pero ang tagal na rin eh, no? Pero si Marites ay character ni Rex Navarrete talaga sa kanyang mga routine, comedy routine. Yeah. Pero yung itsura niya. Ano kwento ni Marites? Yeah, yung story niya. Lahat yung boses sa animation niya, si Rex yun. Pero lahat ng itsura ng characters, lahat ng mga visual comedy, tulad nung yung unggoy na lumabas o yung isda kasama ni Aquaman sa swimming pool sa dulo. Yun yung mga dinagdag ko na wala sa audio pero ako yung naglagay ng flavor na yon. So, collaboration namin dalawa ni Rex yun. Wow! Yung animation ba talaga ang hilig nyo noong pa, nung bata pa kayo? And then it became your profession pagpunta nyo ng Amerika? Yeah, oo. Nagsimula ako, simula nung bata ako, nung estudyante ako, lahat ng mga notebook ko, puro drawing. Like, yung mga kanto ng mga libro ko, may mga maliliit na binapagalaw ko yung mga drawings sa kanto pag finiflip mo yung flipbook, yung mga books. Tapos, mahilig na talaga ako doon. Tapos, bago pa ako malis ng Pilipinas noon, I was part of Alamat Comics ni with Budget Tan. Magawa kami ng mga comics dati. So, hilig ko na ho talaga dati yon. Tapos, nung pumunta akong Amerika noong 1999, nag-aral ako sa Academy of Arts sa San Francisco. At ang kinuha kong kurso, 3D animation tsaka 3D sculpting. Tapos eventually, napasa po ako sa games industry. Tapos tuloy-tuloy na po mula doon. Ah, kaya kayo napunta ng Roblox. Oo, yeah. Yeah, nagsimula ho ako. Halos 8 years din muna ako sa Electronic Arts, sa EA. Doon ako gumawa ng mga games tulad ng Dead Space tsaka ng Battlefield. Tapos po na napunta ako sa Facebook through Oculus, yung VR headset. Doon naman po ako nagtrabaho ko ng mga 6 years. Tinrabaho ko po yung mga avatars ng Facebook. So, ako po yung design lead ng produktong yon. Tapos, a year and a half ago, lumipat po akong Roblox. Ay, bakit ka? Ang ganda na ng ginagawa mo sa Facebook. Bakit puntang Roblox naman? Yeah, ang personal decision po 'yon nung through the pandemic, tulad nating lahat siguro, nagkaroon tayo ng opportunity na mas isipin o mag-internalize sa mga ginagawa natin sa buhay natin. Maganda buhay ko po sa Facebook. Maasikaso sila sa empleyado nila, pero
napaisip lang ako sa ano yung ethics ng kumpanya and hindi ko pa, kung nagma-match siya sa sarili kong ethics. Tapos at the same time through the pandemic nakita ko yung anak ko na at that time 9 years old now 11 nahihilig siya sa Roblox. So nakita ko may opportunityng ituloy ko yung ginagawa ko sa Facebook kasi avatars din ang inaasikaso ko yun sa Roblox. But more for yung audience ko, yung edad ng anak ko, tsaka may opportunity akong siguro pwede pa maging cool sa aking anak one last time bago siya tumanda masyado. Parang you enter their world, di ba? Oo. So yung nagsimula kayo sa Roblox nung pandemic? Oo, nung pandemic lang. So, April 2001. So wala, kaka 1 year and a half ko lang halos doon. So ako ang design manager for avatars, social, tsaka for economy. Yun yung tatlong parte ng kumpanya na inaasikaso ko. Wow. So you were working from home? Sorry, Peter. Yeah, oo. Ngayon, pupunta ako sa opisina. Ang opisina ng Roblox nasa San Mateo, which is in California. So I travel, pupunta po ako sa opisina mga once a month. Lumilipad po ako papunta doon. Nung dati nasa Facebook ako through the pandemic, mas madalas ako lumipad dati kasi lahat ng mga meetings natin dati noon, before the pandemic, lumilipad ako. So before the pandemic for Facebook, I used to fly three weeks of every month. So nakapagod din dati. So mas maganda na yung schedule ko ngayon. It's very good. More time with the family. Correct, mm-hmm. Yeah. Explain natin, Dino, yung avatar. Kasi alam mo naman ng mga happy-niers, mga di masyadong techie yan. Ano ba itong avatar na ito? At paano ito malilink sa galing mo sa animation? Oh, so ang pinakamagandang pagpaliwanag po nito, katulad ngayon, nag-uusap po tayo sa through Zoom at nagkakita tayo. Physically, nakita ko po kayo, nakita niyo ako. Ang maintindihan natin agad na ang limitation nito, para tayo mga flat lang sa screen, di ba? Hindi naman tayo magkasama. Ang magagawa natin sa avatar ay bawat isa sa atin may 3D version, may computer version natin. Tapos imbis na tayo magkakahiwalay na ganito, balang araw, para tayo nasa isang studio ulit. Di ba? Kahit na nasa LA or nasa Seattle ako, o nasa Pilipinas po kayo, lahat tayo magkasama ulit. Yun ang value at power ng pagkakaroon ng avatar. So, magagamit niyo siya sa edukasyon, magagamit ho siya sa pag-travel, magagamit siya sa pag-game. So, ang implication po niya, hindi lang sa paglalaro ng mga bata, ang iniisip po ng lahat ng mga futurist, you know, yung mga taong tulad ko na nag-iisip kung ano, saan papunta ang internet, may dadating na panahon, within the next 5 years siguro po, ang internet, imbis na 2D lang at binabasa nyo lang, talagang pupuntahan nyo yung mga lugar, gawa ng mga avatar nyo na kayo magkocontrol. Parang virtual reality. Oo. Nasa pelikulo lang nung araw, may, di ba? Grabe. Ang bilis nun, 5 years, Dino, ha? Grabe. Katunayan po, yung produkto na tinatrabaho ko dati sa Facebook bago ako lumipat ng Roblox, ang tawag Facebook Horizon, may version na po sila nito pero very limitado pa. Pero bigyan pa natin ng mga 5 taon at mas magiging perfecto na to. Oo. Parang everything, ngayon nasa digital world tayo, parang ang bilis na, no? At si Dino naman, hindi siya nahuli. Kahit na siguro mas bata ka naman sa amin, pero na masyado mo, you kept up with the changing time. No? So anong maraming mga designers, mga naggumagawa ng websites, mga graphic designers. So ano maipapayo mo sa kanila ng mga nagsisimula pa lang? Oh, mapapayo hanap po ang payo ng mga designers sa Pilipinas at kung saan man sa nanonood nito, palagi niyo tanungin kung ano ang pinaka mahirap na bagay na dinadaanan nyo araw-araw sa buhay. At kung kaya nyo isolve yon para sa sarili nyo at kaya nyo isolve para sa ibang tao, doon tayo magkakaroon ng mga innovation. So, alam nyo, to solve your own personal problems and your own personal pain points is the path to like finding new inventions.
So, yun wow. lang pinakamalaking payo ko po sa mga bagong design na natin. Ang lalim nun, Dino. Hindi ho. Hindi rin kasi ito isipin nyo. No? Araw-araw, kunyari, ako lalabas ako ng bahay tapos maalala ko, ako, naiwan ko yung ilaw ko sa kwarto ko. Yun, isang problema ko yun. Simpleng okay. Problema yun. Mula doon, pwedeng may maka-invento ng paraan na pag lumabas ako ng bahay, alam nung pinto ko na wala na ako sa bahay, so lahat ng ilaw sa kwarto ko mamamatay. Right? Yung mga ganong bagay, lalabas yon sa utak ng taong iniisip niya ano yung problema sa buhay niya na kaya niyang isolve. Tapos baka may produkto doon. Tapos baka may bagong innovation na mula sa Pilipino. Di ba? Wow! Galing mo naman. Grabe, Dino. Alright. Baka meron kang gustong batiin. May mga kamag-anak ka pa dito ba sa Pilipinas? Marami po. Mga kapatid ko po andyan po sa Quezon City. Kamusta po sa lahat? Salamat po. Ay, banggitin mo naman ang pangalan nila. Yung ate ko. Mga, mga kapatid ko, Malu, Robby, Marivic, Noni, kamusta ako? Yun lang. Wow. Ito na panghuli, Dino, no? As technology advances every millisecond, how do you see yourself now, years after the virtual reality becomes reality? Yeah. Na importante po doon na pag nakarating tayo sa puntong yon na ano lang siya, yung virtual reality is just one of the things that we use to do to make our lives better. Meaning, importante pa rin yung lumabas, maglakad, at makipagkita sa mga kaibigan. Nararamdaman natin ito ngayon. For 2 years, lagi tayo nasa Zoom lang sa lahat ng mga pakikisama natin. Ngayong hindi na ganun katindi ang pandemya, opportunity makipag-connecta ulit. So, yun ang siguro iniisip ko na kahit na magkaroon tayo ng virtual reality, ang importante ay magkaroon pa rin tayo ng oras na lumabas at makipagkita sa mga tunay na tao. Oh, physically, no? Be in touch. Very good. Thank you, Dino. Maraming salamat sa time, ha? Yan po ang ating pinagmamalaking tawag dyan, virtual animator, designer na namamayagpag po sa Amerika, si Dino Ignacio. Thank you po. Thank you, Dino. Maraming salamat. Sige.